Nalive mo na? Oo. Sige, stop ko na itong kanta ko. Pakipapakita ko lang is yung oh yes. Kita nyo na lang. Magsishare screen ka na. Ano nakikita mo sa ano ko sa live ko? Tingnan mo yung picture ano sa net. Wait lang ah. Sa FB? Wala naman. Hindi mabuksan. Yung FB Live mo nasaan? Hindi ko maklik. Hindi maklik. Ayan. Unavailable. Yung FB Live mo nasaan? Hindi ko maklik. Available eh. Wait lang. Available eh. Ayan, meron na. Oh, meron na. Ayan. Meron ka ng timer. Wait lang. Timer pa yung sinishare mo? Ito yung link sa kanila sa web page. Meron na. Oh, meron na. Yes, sir. Same time, sir. Meron ka ng timer. Wait lang. Timer pa yung sinishare mo? Ito na gagamitin natin. Hindi namin nakikin mo, may screen, may nag-share ka ba ng screen o wala? Nag-share ako ng screen ng timer. Ito na gagamitin natin. Ang mag-share sa Google PC, ano si Sir Mark? Sige, wait na. Okay. Hindi ko na, ay saan ko makikita yung timer? Sa pay, ano mo mo, din sa FB Live. FB Live. FB Live. Oo, nandiyan na, tingnan niya. Kinakabahan sa timer. Itong kabahan, nandiyan naman si Sir Mark. Okay. Ilan mo ako, Joey? Pinasa pa, sir, no? Guys, naka-live sa kayo na magsasalita. Sila makapasok. Hoy, unahan na to. Ilan ba? Ilan lang makakapasok nito, Joey Boy? Ilang ba?
Yes po. So, Mark, pag-share yung screen mo. Yung PowerPoint, yung may forum guidance. Wala nang tatawag sa akin na. Paki-ano ako, allow ako. Pag matapos yung timer, automatic yung mag-start. Tapos mag-share ka na. Pupunta ko dito sa video, okay? Ginawa na kita ang co-host. Pamis ko yung brand. Hindi na rin ito ba kayo sa live, guys? May naririnig. Yes po. Sir, make sure na naka-mute lang sila lahat na. Ay, hindi tayo mali sila. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Sige, ma'am. Dito ka na lang. We'll be right back.
Can we start?
Sir, walang sound. Wala pong sounds yung ano po, presentation. Wala pong marinig, ma'am. Come on, slide. Hello, how are you? At underwater, you said. Sir Mark? Yes po. Ilang, ilang tao ang kayang i-accommodate mo to? 100 lang po. No, 100 lang. Oo, kasi hindi daw makapasok yung mga parents ko. Kaya nagtatanong ako. Thank you, Sir Mark. Sa, yung sa if believe ni Ma'am Mary Ann, pwede ba yun? Doon na lang sila? Lahat po pwede doon. So, pwede kong ipasa rin yun, no? Sige, yes, thank po. You, sir. Yes. Naririnig po ba yung sounds ko? Yung ano, yung music? Yes, sir. Opo, sir. Yes, sir. Sir. Opo, sir. Thank you.
Maybe we could start now. Yes, Ma'am Daisy. Pwede na po siguro tayo. Sino po MC? Mary Ann, sige, we could start. We can start na. Yes po. Okay, turn off ko lang yung camera ko para at least yung internet. The best part of life is the opportunity to learn something new every day, just when you think you didn't know a thing. Good afternoon, dear principal, our master teacher, teachers, learners, and of course, to our parents. So it is my pleasure to be a moderator for our grade 4 homeroom guidance orientation. I am Marianne Desus, a grade 4 advisory teacher. I would like to extend my very warm welcome to all of you. We appreciate you, our dear parents, taking time off your busy schedule to join today. To start with, may I request everyone for a moment of silence for a prayer. We pray.
lovers cover the sea. See our hearts, every move, anything that is standing in the way of coming to you today. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. And though in our field, we're surrounded by many who have crossed that river before. And this is the song we'll be singing forever. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Let's worship the Lord. Holy is the Lord. Formally open our virtual program for today. I just have here a few reminders for our online meeting etiquette. So I know most of us are already familiar for this reminder. Palagi na lang po ito pag mayroon tayong virtual meeting. So first, dress up properly para po, especially po para doon sa nag-o-open ng camera. Please po, pakimute pag hindi po nagsasalita. So, yun lang naman po yung pinaka dapat nating gawin sa ating what you call this one, virtual meeting. So, mamaya na lang po kung meron po tayong time for question and answer portion. Now, to do her welcome remarks, may I call on our one of the teacher in grade 4 and at the same time, our master teacher in charge for kinder in Pinagbuhatan Elementary School. May I call on Mrs. Vilma D. Guzman.
Sa ating pinakamasipag na punong guro ng pinagbuhatan, elementary school, Ma'am Wilma P. Soriano. Sa amin ang napakabait na master teacher ng grade 4, Ma'am Daisy Villanueva. Sa pinakamasipag at maliksi sa gawain ng grade 4, leader namin po si Ma'am Renaline Bautista. Sa aking mga kapwa guro po sa grade 4, sa inyo din, sa aking mga minamahal na magulang na dumalo sa araw na ito, isang magandang araw sa inyong lahat. Sa hapong ito ay mapapalawak ang ating kalaman tungkol sa mga gawain ng homeroom guidance. Magbibigay linaw kung ano ang layunin ng homeroom guidance at para kanino po ito. Sa tulong ng ating mga tagapagsalita sa araw na ito, na magbibigay ng malawak na ideya kung ano ba at bakit lagi tayong may homeroom guidance. Upang maalis ang anumang agam-agam sa inyong mga naririnig kapag narinig nyo ang salitang homeroom guidance. Kaya huwag kayong bibitiw hanggang sa dulo ng ating webinar. Sa araw na ito, 100% po at marami kayong matututunan mula sa ating mga tagapagsalita sa araw na ito. Muli, isang magandang hapon sa inyong lahat. Much, ma'am. So, as per our Ma'am Wilma, sabi niya po, walang iwanan hanggang sa dulo. So, hopefully, hanggang matapos po tayo, ay nandyan pa rin po kayo sa ating orientation. So, now, let's meet and greet our handsome and beautiful teachers. May ingay at masaya daw ang mga grade 4. So, hindi po kasi namin na-introduce sa inyo no, before we start the school year kasi hindi po tayo nagkaroon ng lahatan na grade 4 orientation. So, let me take this time to introduce our teachers in grade 4. So, teachers, once I called your name, please show off or kindly open your camera and say hi, hello to our learners and parents. Baka po kasi makasalubong nyo sila sa mall, sa palengke, etc. Dahil tayo naman ngayon ay more on virtual, at least kahit paano makikilala natin sila. Para alam nyo rin kung saan nyo iaabot ang inyong mga teacher's gift, diba? Kasi malapit na yung Teacher's Day. It's waving. Happy Teacher's Day in advance, teachers. Okay, so marami na akong sinasabi. So let's start. Let's start with the boys. Okay, we have Sir Leonel Villa. Sir, kindly open your camera. Nasaan na po si Sir? Sir, hindi ka po namin naririnig. Pwede po kayong mag-unmute. Yan, si Sir Leonel Villa. Siya po ay isang math teacher. Next, we have Danny Orsua, ang bagong migrate sa grade 4. Hello, Sir Danny. Oh, good afternoon, po, parents and guardians. Next, we have Sir Dylan Rizal Umaga. Sir Dylan. Sir Dylan. Wala po yata si Sir Dylan. Or baka naiiya. Basta yan po si Sir Dylan. Next, we have Sir Dennis Prado. Bagong migrate din po ito sa grade 4. Wow. Thank you po. Thank you. Good afternoon, parents. Good afternoon, ma'am. Good and ma'am. Next, we have our DRR coordinator in our school, Sir Joey Jimeno. Next, sir. Ayan, si Sir Malik. So, Malik po yan, hindi po yan mali. So, technical error lang. Oh, keyboard error pala yun. Hindi nasama yung letter C. Sorry, sir. It's Ibrahim Malik. And of course, ang napakasipag na teacher sa guidance na palagi niyong makikita everyday, si Mark Anthony Celestino. Good afternoon po. Sa kanila? Hello po. Yan lang po. Next po naman, punta naman po tayo sa mga girls. First, we have our GL.
Ma'am Ranaline Bautista. Yan, hello! Napakasipag hello na GL ng grade 4. No po! Next, we have ang napakagandang teacher naman sa AP, si Ma'am Jasmine Dalusad. Next, we have Ma'am Nina Brenna Fabian, small bat terrible. And of course, yung kaninang unang nagsalita na master teacher, ito po yun, si Ma'am Wilma D. And of course, our very own Cecilia Obscene, English teacher. Next po, we have Amira Luna Tumbok. Hello, magandang buhay sa lahat. Hi, Ma'am Mira. Next, we have Ma'am Cheryl Glorioso, English teacher. Next po naman, si Ma'am Mercy Ignas, math enthusiast. Hi, Ma'am Mercy. Naka-mute ka po yata, Ma'am Mercy. Okay, good afternoon po, Popsies and Momsies. Good afternoon, fellow teachers. Good afternoon, grade 4 teachers. Hello. Pag may maririnig kayong Popsie, Momsie, si Ma'am Mercy yan. Next, we have Ma'am Esperanza Ferrer, our master teacher in charge in grade 1 and at the same time, a grade 4 teacher. Ang kanyang hawak po yung Mount Hibok-Hibok. Hi, Ma'am SP. Hello, masayang buhay sa lahat. Masaya hello mga Hibok-Hibok parents na, masaya po lahat. And of course, our guidance counselor in our school. Also a teacher in grade 4, we have Mrs. Marilyn Astillero. Hello po, good afternoon po sa lahat. Yan. And of course, our very own master teacher in charge in grade 4, Dr. Daisy Villanueva. Hi, Mom. Good afternoon. Good afternoon, everyone. At ako naman po, I am Mary Andesos. Hello, everyone. Okay, so yun po yung mga naggagandahan at poging teachers ng grade 4. Okay. At this juncture, let us hear message from our active and dynamic school principal, Dr. Wilma P. Soriano, for a message. Hello, good afternoon sa lahat ng grade 4. Ayan, unang pinakilala sa inyo mga magulang ang masisipag, mahuhusay at talagang dedicated na grade 4 teachers. Bukod sa mga ganda na sila, total package po yan. So name it, sila po nandiyan po, mga masisipag. Kahit hindi sila sinasabihan na pumunta, they extend their hours to help your kids at magtulungan para sa ikabubuti ng ating mga anak. Ayan, so bakit po ba mahalaga tayo ay nag-meet ngayon? Ano ba yan, may karagdagan pagpag-aaralan ang mga anak? Hindi po ito hadlang sa atin, bagkus ito po ay mahalaga. Bago po natin sila turuan ng mga subjects, mas maganda na unahin natin ang kanilang pag-uugali, yung paggawa sa bahay, yung mga ano ba yung dapat nilang ugaliin? Lalo ngayong panahon ng pandemya, hindi natin alam, baka yung anak natin tatahi-tahimik, meron na pala siyang problema na hindi natin alam. So, pwede natin po siyang sa pamamagitan ng klaseng ito, which is once lang sa isang linggo po, ay mabibigyan natin ng ma-lift up natin ng ating mga anak na maging maganda ang kanilang outlook ngayon kahit tayo ay nasa bahay lang. Alam ko, bored na po lahat. Gusto nilang lumabas, gusto na nilang bumalik ng school. Itong homeroom guidance, i-guide sila kung ano ang dapat nilang gawin sa bahay at para maging mapanatili ang kanilang mental health
social, spiritual, lahat po yan. So, ito po ay katumbas ng pagpapayo, katumbas ng pagbibigay ng magandang kaugalian sa kanila. At ano pa ang dapat nilang mga dapat gawin while they are under pandemic. So, mga advisors po nila, ang nilang magiging teacher sa homeroom guidance. Sa gaya po nung nakaraan, pero mayroon pong kakaiba dito na ipapaliwanag sa atin ng ating guidance. Mamaya na, mayroon po tayo bilang magulang na bahagi po tayo ngayon sa homeroom guidance. So, mamaya makinig po tayo kay Ma'am Astillero para ipaliwanag niya po yun. So, kumbaga, hindi lang po kami, dapat tayong lahat. Sabi nga, it takes a village to educate a child. So, sama-sama tayo. Hindi lang kami nung advisor, kundi lahat po tayo maging sa community para maging maganda ang hinaharap ng ating mga anak. So, good afternoon at sana po ay makinig po tayo mabuti at isabuhay po natin ang ating mga matututunan ngayon para sa kabutihan ng ating mga anak. Ayan, so well-guided po ang inyong mga anak. Huwag po kayong mag-alala, ang mga advisors po nila, mga teacher ng grade 4 ay laging nakaantabay po sa inyo. Good afternoon. Thank you. Thank you so much, Mom. So now, without further ado, let's move on to our homeroom guidance orientation. Bring our speaker will be our school guidance counselor, no other than Mrs. Marilyn Astillero. A round of applause, please. Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating Parents and Learners Orientation ng Homeroom Guidance for the school year 2021-2022. Maraming salamat po sa mga magulang na naglaan ng panahon para sa orientation natin ngayon. Para higit po nating maunawaan ang ating pag-uusapan ngayon, let me start with the definition of terms. Number one, homeroom guidance. What is homeroom guidance? Homeroom guidance is a comprehensive, developmental, and proactive program designed to equip K-12 learners with life skills on three domains: the academic development, personal and social development, and career development. Ano ba yung tinawag na academic development domain? Academic development domain pertains to all academic-related needs or concerns of learners. This serves as a guide to implement strategies and activities to support and maximize each learner's ability to learn, which include but not limited to creative and critical thinking, communication skills, and problem solving. Next is the personal and social development domain. It pertains to concerns or issues affecting learners' individuality, relationship with others, and their interaction in community. It equips the learners with foundation for personal and social growth as they progress through school and into adulthood. This includes but not limited to intrapersonal and interpersonal skills, self-awareness, coping with emotions and stress, and resilience. Ito po yung may pinakamaraming modules as of now. Dahil po sa naranasan nating pandemya ngayon, dito po tayo naka-focus dahil kailangan po ito ng ating mga kabataan. Alam na natin na sa panahon ngayon, very limited ang galaw ng ating mga anak. It is very much critical these days. Marami pong possible sources of stressors sa ating mga kabataan. At isa ito sa life skills na kakailanganin nilang ma-develop along the way kasama ng kanilang pag-aaral ng mga academic subjects. Sa sinabi po ni Ma'am Soriano kanina, ang homeroom guidance po ay nakakatulong din po ito sa mga kabataan. Lalo na sa panahon ngayon, alam na natin na nasa bahay lang po sila, hindi po sila pwedeng lumabas at mamasyal, hindi po katulad dati. Kaya
sa pamagitan po dito sa homeroom guidance na po, malalaman po natin kung ano na po ba yung emotional state ng ating mga anak. Baka po akala lang po natin na pagod lang po sila, palagi po silang natutulog, ayaw po nilang magsalita. Yun pala, stress na po sila at na-depressed na sila dahil sa panahon ngayon. Next, isa din po sa pinaka-importante sa panahon natin ngayon ay ang career development domain. It pertains to all occupational and world of work related concerns and issues of learners. This involves the acquisition of skills, attitudes, and knowledge that enable them to make successful transition from school to world of work and from job to job across the lifespan. This include but not limited to learners' discovery of their interests, talents, and skills, decision-making, problem-solving, planning, and exploring their career options and opportunities. Isa po nating pag-aralan dito sa homeroom guidance modules is the career development. Dito po, maipakita ng mga bata kung ano po talaga ang kanilang interest. Okay. Kasi pagdating ng araw, sila po ay mamimili kung ano po ang kanilang tatahakin na landas sa kanilang buhay. Kaya habang bata pa sila, dapat alam na nila kung ano po ba talaga ang kanilang gusto sa kanilang buhay. Halimbawa, gusto po nilang maging doktor pagdating ng araw. Habang bata pa sila, kailangan ma-develop na nila kung ano yung mga bagay na dapat taglayin ng isang doktor. Halimbawa po, ang isang doktor kailangan po ay may concern sa mga tao. Mayroon po silang, kailangan ma-develop po ito sa mga bata kung ano po yung gusto nila pagdating ng araw. Next is portfolio. Alam na natin po yung parents dahil nung face, kahit yung face-to-face pa ang klase natin, ang mga bata po natin ay mayroon na po silang portfolio. It is a collection of learner's work showing his or her progress in terms of the three domains. This may include journals, reflection papers, reaction papers, and activity outputs based on self-learning modules. Sa homeroom guidance, may mga outputs po ang ating mga anak o ang mga kabataan na kailangan po nilang ilagay sa portfolio. A performance task focuses on the completion and submission of self-learning modules or activities that show mastery of competencies and standards. Ito po yung mga ginagawa ng mga bata pagkatapos nilang pag-aralan ang homeroom guidance modules. Kahit po yung iba mga subject, di ba po, after na pag-aralan yung modules, nagkakaroon po ang ating mga kabataan ng performance task. Okay, sa homeroom guidance, mayroon po silang gagawing performance task. Okay. Homeroom guidance shall not be viewed as formal learning area like edukasyon sa pagpapakatao or ESP and the like. It shall be treated as a program that will help learners develop the competencies needed in three domains. Hence, its delivery in class is quite informal but still follows the structured learning experience flow. Siguro marami po sa inyo ang nagtatanong o nagsasabing, bakit kaya kailangan pang may homeroom guidance na mayroon namang ESP? Di ba pareho lang po yun? Okay, ito po yung pagkakaiba ng homeroom guidance sa ESP. Ang ESP po focuses on the moral compass on ethical behavior of the pupils. Ang ESP nakatuon po ito sa pag-uugali ng mga bata. Kung paano po natin i-correct yung pag-uugali ng bata habang sila po ay bata pa. Okay, ang homeroom guidance po focuses on the life skill development. Ito po ay nakatuon sa mga bagay na dapat ma-develop ng isang bata para sa kanilang buhay. Next is the time allotment. Sinabi na po ni Ma'am Wilma Soriano kanina
na ang homeroom guidance po is 60 minutes once a week only. For the kindergarten, it is included in their blocks of time. For grade 1 to grade 12, 60 minutes once a week. Ang sa grade 4 po, ang schedule ng homeroom guidance natin ay tuwing Friday, 7 to 8 in the morning. Eh, sinabi na rin po ni Ma'am Soriano kanina na ang implementer po ng homeroom guidance ay ang advisor ng bawat section. Okay. Assessment of learners' development and monitoring of the program. Though the intent of homeroom guidance is to help learners develop competencies that will aid them in facing different issues and tasks, it is important to still track their level of development. Homeroom guidance implementers must always keep in mind that the program shall capacitate learners towards success. Hence, compared to the formal learning areas that are being measured by the following, the DepEd Order Number 8, Series 2, Series 2015, homeroom guidance shall utilize learners' development assessment tool. Okay, kahit po ang homeroom guidance ay nakatuon po ito sa pag-develop ng life skills ng ating mga kabataan, pero kailangan pa rin nating i-assess kung ano na po ang na-develop sa kanila. Every quarter, mayroon pong target competencies na dapat na ma-meet ang mga bata. Iba-iba po ang competency na ito sa bawat grade level. Wala pong numerical grade ang homeroom guidance, parents. Hindi po katulad ng ibang mga subject na makita po kayo ng may grade ang anak nyo na 90, 98, 95. Ang homeroom guidance po, wala pong numerical grade. We assess the pupils using verbal description. Okay, i-describe lang po natin yung mga bata. Okay, ito po yung mga verbal descriptions na gagamitin to assess the learner's development. Okay, N O N I D D S D and D C. Okay, ano po bang ibig sabihin ng N O? Kapag nakita nyo po doon sa Homeroom Guidance Learners Development Assessment Form na nakalagay po doon na grade ng inyong anak ay NO, ibig sabihin, no chance to observe. The learners did not submit outputs or has not shown any of the target competency in a particular quarter. Kapag NO po ang grade ng inyong anak, ang ibig sabihin po, wala po siyang na-submit na outputs at wala pong nakikita sa kanya na target competency sa quarter na yan. Kagaya po ng ibang mga academic subjects, may mga bata din po na ayaw nila po talagang mag-submit ng outputs. Kapag hindi sila mag-submit ng outputs, wala po tayong ibang means na ma-observe ang kanilang ang target competency in that particular grading or quarter. Dahil alam na po natin na hindi po face-to-face ang klase natin ngayon at hindi po makikita ng mga teacher o hindi nakikita ng mga teacher kung ano po ang ginagawa ng mga bata. Kaya po, kailangan po talaga na mag-submit po sila ng outputs dahil doon lang po namin i-base yung verbal description na ibibigay namin sa kanila. Okay, next is NI. Ano po bang ibig sabihin kapag ang grade po or ang nakikita nyo po sa inyong anak ay NI? Ang ibig po sabihin nito ay needs improvement. Kailan po sila makakuha ng NI? The learners accomplished and submitted 30% of the output in a particular quarter or has not acquired the target competencies. Ibig sabihin po kapag NI ang nakalagay po doon sa assessment form ng inyong anak ng sa homeroom guidance,
Ang ibig sabihin po doon, hindi ang nasubmit na po nila na output ay 30%. Halimbawa po, mayroon silang 7 modules na dapat po nilang sasagutan. Ang nagawa lang po nila is 3. Kaya, ang kanilang magiging grade po ay NI. Ibig sabihin, needs improvement. Na next quarter, kailangan gagawin na po nila yung dapat nilang gawin. Yung dapat nilang gawin. Okay. Baka magtanong po kay teacher, paano po kung baliktad? Pito po yung nagawa, tatlo lang po yung hindi nagawa ng anak ko. Ganun pa rin po. Dahil dito po, kailangan po talaga na may base po dito na kailangan po magagawa po nila lahat yung outputs na kailangan po nilang isubmit. Okay, next is D. Okay, pag makita nyo po na D po ang nakalagay doon sa learner's assessment ng inyong anak, ang ibig sabihin po yan ay developing. Kailan po ba makakuha ng D ang inyong anak? The learner accomplished and submitted 60% of the output in a particular quarter. Kapag masubmit po ng bata na output ay 60% doon sa dapat niyang isasubmit, siya po ay magkakaroon po ng grade na D. Meaning, he or she has acquired some of the target competency. Ibig sabihin din po, hindi po niya nakuha din po lahat yung target competency sa quarter na yon. Kaya ang kanyang verbal description ay binigay po ng teacher ay D. Next is SD. Sufficiently developed. Ano po bang ibig sabihin nito? The learner accomplished and submitted 90% of the output in a particular quarter and has acquired the target competency. Kapag ang makikita nyo po sa inyong anak ay SD, ang nakalagay doon sa Learner's Development Assessment Form niya, ang ibig sabihin, 90% po ng kanyang output ay nasubmit niya at nakita po sa kanya lahat ang competency na kailangan po sa quarter na yan. Okay. Next is DC or developed and commendable. The learner accomplished and submitted 100% of the output in a particular quarter and has acquired the target competency and showed commendable application in real-life situations. Kapag DC po ang nakalagay sa Homeroom Guidance Learner's Development Assessment Form ng inyong anak, ang ibig sabihin po, na-submit po niya lahat ang kailangang output na isubmit niya sa kanyang advisor. At nakikita din po sa kanya ang mga ang competency na kailangang makita sa ang target competency na kailangang makita sa kanya sa quarter na yon. Sabi, teacher, paano po yun? Paano nyo po malalaman na ganun po ang anak ko na siya po ay NO, N, siya po ay NO, NI, SD, D, or DC? Okay. Learners' development shall be assessed through their portfolio and performance tasks. Kaya nga po, kailangan po talaga ng mga bata para ma-assess po naming maayos ang life skills na na-develop na sa kanila, kailangan po talaga na mag-submit po sila kung ano po yung kailangang isubmit nila sa kanilang advisor. Conduct of homeroom guidance is mandatory but this is not part of their academic rating. Okay, tandaan niyo po mga magulang na mandatory po ang homeroom guidance pero hindi po ito bahagi ng kanilang academic rating. Grades are just descriptive. Like yung sinabi ko kanina, if the grade of your kid is needs improvement,
or NI. This description shall not be treated as failed. Okay, kapag nakita niyo po na NI ang grade ng anak niyo, huwag niyo pong isipin na, naku, ang anak ko ay bagsak na po, bagsak po sa kanyang pag-aaral. Hindi po. Ang ibig sabihin po, kapag NI ang grade ng anak niyo, ibig sabihin, mayroon lang pong dapat skills na dapat ma-develop sa kanya. At kailangan po ng intervention from school and home. In the event that the learners remains the needs improvement at the end of each quarter, the advisor, guidance, counselor, and parents need to work together to provide intervention. Halimbawa, mula first quarter hanggang fourth quarter, NI pa rin ang descriptive grade ng anak nyo. Ang ibig sabihin po nun, ang parents, ang advisor, at ang guidance coordinator or ang school ay magtutulungan. Kailangan na pong magtutulungan para po makagawa po tayo ng intervention para po sa batang yan. Disciplinary cases of learners must not affect the homeroom guidance grades. Okay, parents, ito po yon. Okay, kahit ano pa po ang nagawa ng anak nyo na disciplinary cases, hindi po yan makaka-affect sa grades ng homeroom guidance. Dahil po, sabi ko kanina, ang homeroom guidance po, nakafocus lang po yan sa life skills development ng bata. Pero, ang disciplinary cases of the learners, nakaka-apekto po ito sa grades ng ESP or edukasyon sa pagpapakatao. Dahil, ang edukasyon sa pagpapakatao po, ito po yung nakafocus sa pag-uugali ng mga bata. Nakafocus po ito kung paano po natin maituwid ang pag-uugali ng ating mga anak. Okay. Through the outputs of the pupils, makikita natin doon kung sino po ang nangangailangan ng interventions. Kaya nga po sinabi ko kanina, kailangan pong mag-submit ng outputs ang mga bata dahil doon po makikita ng mga teachers or advisors kung sino-sino po ang mga bata na nangangailangan po ng interventions. So, dahil po dito, parents, we encourage you not to do or answer the modules of your kids. Ang modules po ng homeroom guidance, kailangan po talaga ang bata po ang gagawa. Ang role lang po ng parents, siya po yung maggabay or gabayan lang po niya yung mga bata, nila yung mga bata, para matutunan po ng mga bata or ma-develop ng mga bata ang skills na kailangan po nilang ma-develop. Okay. Huwag po niyong gagawin or huwag niyo pong sasagutan ang modules ng homeroom guidance dahil hindi po namin ma-assess na maayos yung mga bata kapag hindi po sila ang nagsasagot ng kanilang modules. Okay. Hindi tayo nakabase dito kung gaano kaganda ang sagot ng mga bata sa kanilang module sa homeroom guidance. Ang tinitingnan po dito ng mga teacher para ma-assess po nilang maayos yung mga bata, tinitingnan po nila dito kung paano po ina-analyze ng mga bata ang bawat sitwasyon na nasa module at paano nila ito ina-apply sa kanilang buhay. Kapag hindi po sila ang gumagawa or nagsasagot ng modules nila, hindi po namin makikita kung na-develop na ba ng bata ang skills na dapat pong ma-develop sa kanya. Okay. Okay. Sabi niyo po, teacher, paano po namin ma-assess yung aming mga anak? Okay. Mayroon po kaming ibibigay sa inyo na gabay ng mga magulang para alam nyo po kung paano nyo po i-guide yung mga bata sa pagsasagot nila sa kanilang modules para ma-assess po natin maayos kung ano na po ang nade-develop sa kanila. Okay. Next, homeroom guidance grades must be reflected
in the SF9 and SF10 using the following description. Yung kanina yung sinabi ko, yung NO, no chance to observe, NI, needs improvement, D, developing, SD, sufficiently developed, and DC, developed and commendable. Okay. Homeroom Guidance Learners Development Assessment Form po ng inyong mga anak ay naka-attach po yan sa SF9 ng inyong mga anak or yung report card. Ito po yon yung nakikita nyo sa PowerPoint. Meron na po tayo yan last year. Kaso lang, yung modules po na dumating galing sa DepEd ay para lang po sa first quarter and second quarter. Kaya nakita nyo po doon sa naka-attach sa card ng inyong anak, dalawang grading lang po ang may check. Okay. But for this school year, kompleto na po lahat ang modules natin. At hindi lang po yon, hindi lang po naka-attach sa card ng mga anak nyo ang homeroom guidance assessment form, naka-attach din po yan sa SF10 ng inyong anak. Kahit saan po sila pupunta, kahit mag-high school na po sila, kasama po yan sa ipo-forward namin doon. Ganun po ka-importante ang homeroom guidance. Lalo po sa panahon natin ngayon na hindi po nakakalabas ang ating mga anak. The details of the learner's development assessment results shall be attached, yung sinabi ko kanina, to the SF9 and SF10. There is no need to put equivalent ratings or computation for its description. Wala pong kasamang, halimbawa, NI, wala yung kasamang numerical grade. Yun lang po ang nakalagay doon. Wala nang iba pa. Okay. Thank you very much po for listening. For that comprehensive talk about homeroom guidance. So, the implementation of homeroom guidance focuses on life skill development. So, it has different domains that will possibly develop our young learners. So, gaya po ng sinabi kanina, it is a mandatory but not part of our of their academic ratings of our learners. So, teacher will going to track the performance of the learner. So, kanina po, sinabi ni ma'am na dapat yung sasagot po sa module ng ating mga bata ay si, of course, yung learner. Kasi sila po ang i-assess ni teacher. So, there are indicators to guide your children. At kagaya rin ng sinabi kanina ni ma'am, i-assess po sila through their portfolio and performance task. So, I hope clear po ito sa lahat. Okay. So, now let's move on to our next speaker to discuss the academic ease and grading system for this school year 2021 to 2022. May I call on our master teacher in charge in grade 4, Dr. Daisy Villanueva. Okay, good afternoon everybody. Naririnig na po ako? Naririnig ako, ma'am? Yes po, ma'am. Okay, so, let me share my screen. Yes po, ma'am. Ma'am Daisy. Yes, ma'am. Ay, si ma'am, ano? Parent ko dati. Okay. So, nakikita na po yung screen ko, parents? Opo, opo. Yes, ma'am. So, this is about the academic ease. Kaya sinabi natin academic ease para lahat tayo ay madalian, no, sa school year na to. Hindi katulad last school year, medyo tedious, no? Or stressed yung mga parents, the children, or the learners, and also the teachers, no? Medyo stressed tayo kasi first-timer. But for now, medyo padadaliin natin.
So this academic is, na ito po yung ano, Division Memorandum 290 Series 2021. So nagkaroon po ng ano ng talakayan no, ang mga parents, ang mga bata, ang mga teachers, ang mga school heads together with our division office personnel no, ang ating superintendent. So this was dated September 7, 2021. So ano po ito? So SDO Pasig City Guidelines on Contextualized Academic Ease for School Year 2021-2022. So ano yung contextualized? So ito yung applicable dun sa ating mga bata na applicable sa division natin. Pero not all division offices may ganito. Kanya-kanya nga tayong depende sa scenario ng ating division. So, sinasabi nga dito, as we usher in another challenging yet empowering academic year, no, 2021-2022, we are providing the field no, with the policy that is contextualizing academic ease practice for teachers, learners, and home learning partners. So, sino yung home learning partners? Kayo po yun, parents. Now, who are the key elements in the teaching-learning process? So tulungan po tayo dito, hindi lamang po ang teachers but also you as our learning partners at home. So the policy hopes to contribute in ensuring the delivery of quality education during the pandemic through balancing the roles. So ibabalance natin, no? Balance the roles of the key elements. Sino yung key elements? The teachers, learners, home learning partners. Now, in enhancing the teaching learning process. So, unahin po natin yung sa ano, sa class organization. No, ang una po dito, learners shall be identified for the learning modalities through. O kung natatandaan nyo, bago po matapos yung school year, or last school year, nagkaroon po tayo ng survey. No, tinanong po kayo ng mga advisor ng inyong mga bata, no, ng inyong mga anak, kung anong modality ba ang mas komportable yung inyong mga anak. Kung ito ba ay sa online, yung virtual, yung ganito. Or kung ito ba ay text-based. Pag sinabi po kasi natin text-based, ito po yung messenger classroom. Or kung ito po ba ay modular. Pag sinabi po naman nating modular, totally hindi siya magme-messenger, modules lang. So kayo po mismo ang pinapili namin no, dun sa survey na yon. And then, ito nga, survey on capacity of learners to attend online session. Pag sinabing online session, yun talagang a-attend siya ng Zoom or ng Google Meet platform. And then, the class sections and schedule of learners shall be communicated to learners and parents by the class advisor. So, pag sinabi po namin communicated, sinesend po namin sa inyo yung class program ng mga bata at saka yung weekly home learning plan kung ano po yung mga i-discuss within that week. So, lahat po tayo aware dun sa mangyayari. And then, class schedule shall be posted in the school website. Siguro naman nakita niyo po yung FB page ng Pinagbuhatan. Wherein or kung saan po ninyo nakita yung mga pangalan ng anak niyo para malaman niyo kung saang section po siya or kung sino po yung mga magiging teacher niya for the next school year. So lahat po yan na-communicate sa inyo or na-share sa inyo ng kanilang mga previous advisor. So ito po yung next. So nagkaroon din tayo na senior din po na namin sa inyo yung class program. Ito po yung sample, no? The class program shall include, dalawa lang po yan, synchronous and asynchronous session, no? For online classes. So, yung pag sinabing online classes, virtual po yan. Pero hindi naman po kung sinabing virtual classes, the whole week po ay virtual. Meron din po yan text-based, no? Kasalib din po yung text-based or yung messenger. Kasi hindi naman po the whole week maganda yung signal ng ating internet or ng ating wifi. Hindi po natin na naiiwasan na nawawala yung signal. So humihina. So hindi tayo pwedeng mag-virtual. So text-based muna or yung messenger classroom. So yung synchronous po usually nangyayari po yan sa umaga. Kung mapapansin niyo po itong sample ano lang po ito ng grade 4 apo. So, ito po yung from 8 o'clock to 9:45 yung wherein nagkakaroon ng discussion or interaction ng teacher and the
learners to a virtual part day. Think ha, well, yun naman po yung tinatawag nating asynchronous session, no? For text-based or digitized modular. So the same po kahit po sa virtual, hindi po sila mag-meet dito na virtually. So ang gagawin po lang dito, magbibigay lang po ng instructions si teacher. So kung napansin, kung ano yung sa nila sa asynchronous. So continuation lang po ito ng kanilang lesson or ng kanilang activity na hindi po natapos during the synchronous time. At minsan po, pakiclear po natin po ito sa ating mga anak, ano? Kasi minsan si bata or yung mga eskwela namin, laging magtatanong po sa mga advisor nila, ma, may pasok po ba bukas? Ma, may pasok po pa bukas? Ito katulad po nito, Wednesday. Pakakatandaan po natin na pagdating po ng Wednesday, midweek break po yan. Pag sinabing midweek break, wala po silang klase ng Wednesday. Wala pong contact sa teacher, walang ipagagawa. Nasa inyo na po yun kung gusto nyo may ipabasa o may ipagawa sa inyong anak. Pero kami po as teachers, hindi po namin sila pagagawain ng kahit ano kasi nga po midweek break. Teachers lang po ang may pasok ng Wednesday. So kung mapapansin nyo rin, meron tayong Saturday class. Ano naman po yung Saturday classes natin? Asynchronous lang po ito. Ibig sabihin, wala rin pong contact sa mga teachers, ang bata. Na? So, ano po ang gagawin nila sa asynchronous? Okay, continuation lang po ito yung mga lessons nila within the week. No, within the week, yung mga lessons na hindi nila natapos, activities na hindi nila natapos, pwede po nilang gawin ng Saturday. Pero, ito po lang po yung i-remind ko sa inyo, no? During the asynchronous time, yan naman po ay isang activity lang po ang ibibigay ng teacher. Sana naman po, magawa na po nila yan during their asynchronous time kasi 45 minutes din po yun. No, halimbawa, sinabihan sila, nandun po yung communicated naman po yung gagawin nila during nandun po yung sa weekly home learning plan. Para hindi po matambakan ng bata. Kasi minsan sasabihin nyo, anak, maaga pa naman, mamaya mo na gawin yan hapon. Hanggang sa hindi makalimutan na, kawawa ang bata, matatambakan yung pang Monday niya, hindi na niya gawa, eh iba na po yung gagawin niya ng Tuesday. Iba na rin po ang gagawin niya ng Thursday and Friday. Pag po hindi nagawa lahat yan, tatambakan siya ng Saturday. So gamitin po natin yung oras ng asynchronous para doon sa activity na ibinigay ni teacher. No, yan po yung class program ng grade 4. Okay, next po. Yan, school should strictly adhere to screen time policy. No, ito po yung sinasabi natin, may screen time policy po sa synchronous. Mag-concentrate na lang po tayo dito sa grade 1 to 5. Naipakita ko lang po ito, baka po may anak kayo sa kinder or sa grade 6. So pagdating po sa grade 1 to 5, so nandito po tayo, 1.5 hours lang po, ibig sabihin isang oras at kalahati lang po ang meeting time. No, yung nagkaklase talaga sila. And after that 1.5 hours, asynchronous na po yun sa baba. No? So bakit po nagkaroon tayo ng ganito, yung screen time? Para po maingatan natin yung mga mata ng ating mga anak. Kasi sabi po dito, DepEd Memorandum. No, ito yung 2020 number 162, suggested strategies in implementing distance learning delivery modalities for school year 20. Last school year pa po ito. No, dapat daw po mayroong control ang mga bata when it comes to ano dun sa gadget. Kinat nga po natin yung oras para mapangalagaan yung mata ng mga anak natin. Sana naman po, kayo din po, pangalagaan din niyo po yung mata ng ating mga anak. Halimbawa, tapos na po yung class hours, yung 1.5 hours. Yun naman po sa asynchronous. O sige, nasa tablet. So after that, sana pahingahin natin sila. Huwag na po natin silang hayaan na babari ng mata nila from 1 o'clock to till evening. Ano lang po ang ginagawa? Naglalaro lang po sila or kung ano-ano lang po yung ginagawa nila sa kanilang gadget. So sino po ang maapektuhan nun?
Siyempre, yung bata po, iniingatan nga po namin mga teacher ang inyong mga anak. Pagdating naman po sa bahay, sana guided po sila. No, anak, tama na po muna ang gadget kasi masisira ang mata mo. Kaya kung napansin nyo, lahat ng bata ngayon, parang pipikit-pikit na. Bakit? Kasi po yun yung radiation po yun ng gadget. No, kami nga pong teacher, sumasakit ang mata namin, nagluluha na. No, pagdating dun sa masyadong matagal na nakatitig sa screen, no, ng ating gadget. So sana po ingatan din po natin yung ating mga anak, no, when it comes to that. Lagyan po natin sila ng, kung may screen time policy po ang mga teachers, dapat po sa bahay din po, meron din po kayong sarili nyong screen time policy. Okay. So, classes are held from Monday to Saturday based on the DepEd Order number 29 Series 2021. So, may mga school calendar of activities po na kami sinusunod. No? So, nakita nyo naman po kanina may Saturday classes tayo pero asynchronous siya. So, however, should be a completion. Ayun, nasabi ko na po ito kanina. Completion lang po yung sa Saturday dun sa mga hindi nila nagawa during the weekdays. And then learners are encouraged to work independently. No, kamukha din po nung nasabi ni Ma'am Astillero kanina. Hayaan po natin yung bata ang gumawa. Wag po natin sabihin sa bata, sige anak, magpahinga ka na. Ako na gagawa nito. Hindi po natin matuturuan ng bata. No, let them work independently. And then, kung talagang may tanong, hindi nila maintindihan, that's the time na papasok po tayo para gabayan po yung ating mga anak. Kasi sabi nga, synchronous nga, kayo lang ang kasama niyan sa bahay. So kayo yung magtuturoan. Pero wag po kayo ang gagawa. Let them work, no? In their own. Para magkaroon din sila ng responsibility sa sarili nila. Ay, may gagawin pala akong task. So magiging ano po nila yun, magiging habit na po nila yun na, ay, ako na po gagawa nito. Mama, pag hindi ko na lang alam, tsaka ako magtatanong. So, ganun po. No? Let us encourage them to work independently. Next. Ayan. Parents shall be informed of the class program through messenger or virtual platform. So, eto po yun. No, naipakita ko na kanina. Minsan kasi, kahit na parents, nagtatanong pa rin, ma'am, ano po yung subject nila sa bukas? Ma'am, ano po yung subject nila sa sunod na araw? Ito na po yun. Alam ko, lahat po ng grade 4 teachers ay naibigay po ito sa mga magulang at the same time sa mga bata. No? Kung ako po sa inyo, ipiprint ko po ito o kaya kukopyahin ko. No? Binigay naman po ng inyong mga advisor yon. Ilagay niyo po sa isang, dun sa... Sumisan sa wall para alam po ng bata, ah, ito subject ko bukas. No, naka-paste na po yan sa wall. Yan, para lagi silang reminded na kung ano yung mga subject sa nasusunod. No. Okay, next po. Yan, number 5. Teaching and learning shall be monitored and evaluated by doing the following. So, paano po namin yun ma-imo-monitor? So may binibigay po kami sa inyong weekly home learning plan na binibigay po ito ahead of the week. Minsan Monday, Sunday, no? Sunday morning o Sunday evening or Monday morning, ibinibigay na po ito sa inyo. So ano po yung makikita nyo dun sa weekly home learning plan? Nandiyan na po yung time, no? Yung mga araw, andiyan. And then, sa bawat subject, no, depende po yan dun sa class program na ibinigay ni teacher. So, ito po yung gagawin nila sa English, sa Filipino, sa MAPE, sa EPP. So, meron po yung hanggang 8:45 po ito eh. Meron pa po itong karugtong. Pero, halimbawa, ito po, usually nangyayari to. Yan, kapag nakita niyo po yung meeting A, ito po yung gagawin nila during synchronous. No, during synchronous po yan. Yan. Meron pong nakalagay dun sa ilalim, nakalagay note. Kasi minsan yung activity na po yun, yung lesson na po nila yun, dun po sa note part, dun nyo po makikita kung ano yung gagawin o ipapasa ng mga bata. At kung saan po nila to ipapasa. Kasi minsan pagdating sa pagpapasa, magme-message ang mga bata, ma'am, saan po to ipapasa? Eh, nandun na po yun dun sa weekly home learning plan. Lahat po yan naka-indicate. At kung paano gagawin, kung saan isa-submit. So, nakasulat po dyan sa lahat na sinesend sa inyo ng mga advisor. Okay. So, ito naman po,
doon sa asynchronous, no? Doon sa baba na. Nakalagay din po yung gagawin nila kahit na walang interaction sa teacher during the asynchronous time, kasi asynchronous time is after the break time. So it will start at 10:15 hanggang 12 o'clock po yan. So, kung ano po yung nandito, no, yan po yung mga gagawin nila. Halimbawa sa English, answer assessment page 20. So yun lang po yung gagawin nila. No, meeting B yan. Ibig sabihin na meeting B, asynchronous. So, yan lang po. Oh, please watch. Oh, yan lang po ang gagawin nila. And then, makikita nyo na naman po yung note. No? Kung paano gagawin, kung saan isasubmit. So, lahat po yan. Well communicated po yan sa weekly home learning plan. Sana po bigyan po natin ng oras na basahin po yun. So, eto po yung karugto. Ah, ayan. So, after naman. Oh, so, may... Mamaya na naman tayo magka-question and answer. No? So, alam ko po lahat ng teachers, ibinibigay po ito sa inyo. So, find time to read po para aware din po kayo kung ano po yung mangyayari within that week or ano yung mga gagawin nila doon sa mga subjects para at least naire-ready na rin po natin yung ating mga anak. Okay. So, meron pa pong isa pang form, no, para ma-monitor namin. So, ito yung tinatawag naming individual learning monitoring plan, no. It shall be issued to parents when necessary for intervention. Pag sinabi pong when necessary, kung talagang kailangan lang. Para saan po ito? Ang sample po nito, grade 3 ko nakuha. So, ito po, kung saan po natin nakita o namin ng mga teacher nakita yung kahinaan ng mga bata. Halimbawa, yung bata ay mag-mat, ganyan. So, bibigyan po namin siya ng additional activity. This is for just the for intervention para makakop yung bata dun sa lesson na hindi niya masyadong naintindihan. Na para lang po naman ito dun sa mga medyo mga nahihirapan o medyo halimbawa yung parents mismo hindi alam kung paano gawin yun. So, pwede nyo naman pong i-contact yung teacher na para ma-guide din po kayo. And then, kapag nalaman po natin kung saan yung mahina ang bata, at least mareremedyohan natin and then makikita na natin to. May progress ba siya? No? Na-master na niya ba yung mga lesson? So usually, binibigay po ito ng mga advisor during yung distribution ng ano ng SF9 o yung ating report card. Doon po kasi natin makikita yung kung saan mahina yung bata pag na-receive niyo na ay mahina yung anak ko sa ganito, ganyan ganyan. And then that's the time makipag-communicate na po kayo doon sa mga adviser o doon mismo sa subject teacher para mabigyan po ng intervention yung bata. So yan po yung dalawang form, no? For us to monitor. So another thing, ito po yung laging ginagawa ng mga advisor. Constant consultation or communication with parents shall be done through phone calls. Wag niyo pong bababaan ng telepono or cellphone yung mga teachers kapag tumatawag po sa inyo or wag pong isin lang yung message na isinesend ni teacher sa messenger. Or sometimes, nagkakaroon po ng home visitation. So ito lang po yung way namin for us to communicate with you as parents. No, ito lang, wala kaming ibang way kasi wala nga po tayong face-to-face. And then letter D, while learners are attending to their asynchronous activities, po ito, teachers may have consultation with parents with queries regarding their activities for the day. So, hindi naman po kung sinabing asynchronous, hindi na po kami makikipag- communicate sa inyo. Nandun pa rin po kami. Kaya lang, hindi na yung talagang parang nagle-lesson kami through messenger or online. Nandun pa rin po kami. Nakaantabay po kami palagi. Kung whatever na may tanong kayo, masasagot po yun ng mga subject teachers. Basta during that time po, yung sakop po ng time nila. Okay. Next. Yan. Schedule of activities in a quarter. Sa letter C na po tayo. To prevent overburdening our learners with numerous tasks, activity shall be required from them will be limited to the following. So, limited lang po. So, the table below serve as guide for the teachers and parents. So, laging kasama of teachers and parents. Hindi po sinabing teachers lang.
So each column of the each of the columns in the table is explained below. So ito po yung table. Yan. So first academic quarter, so tapos na po ito yung ating week 1, no? So nakalagay po dito kay stage 1 kinder to grade 3. Pero ito rin po yung ginamit naming schedule for grade 4. So the same lang po. So ito pong week, eh bawa ito week 1 kasi for every quarter we have 9 weeks. Pero yung lesson teaching learning process nasa week 1 hanggang week 8 lang po. So the next one is the date. So kung mapapansin niyo nag-start tayo ng September 13 to 18. No? And then ano po yung SLM or yung VL? So yung pong SLM, ito po yung self-learning modules. Yung modules po na i-download nyo. No? Or nagpa-download kayo yung mga nagpunta sa school. Now, 1 and 2. Ibig sabihin, module 1 and 2. Pero wag po tayo mag-base dito kasi depende po ito sa number of modules per subject. Na meron pong subject na within that week, tatlong modules. Within that week, dalawang modules lang. Pero hindi naman po one module lang. So, the next one, yung activities. Yung activities po, nandun na po yan sa mga modules po nila. No? So, kung mapapansin nyo, 16. Bakit 16? Bakit 16 kaya? Kasi, 16 activities daw. Bakit? Kasi po, sa isang week, walong subjects na po yung maile-lesson nila. Na, walong subject. E dalawang modules po. So 16 activities po. Yung first activities, mangyayari po 'yan during the synchronous. Yung next 8 activities, mangyayari po 'yan, ibibigay po ng teacher 'yan during the asynchronous. So sana po naiintindihan niyo to. Yung activities na po yan, laging 1 to 5 items lang po yan. After po nilang mag-discuss during the synchronous, nagbibigay si teacher ng activity, 1 to 5 lang. Ganon din po dun sa asynchronous. Kapag nagbasa na sila ng lesson, magbibigay lang si teacher ng isang activity, 1 to 5 items din po yun. Okay. So, pagdating naman po ng second week, kung napansin nyo, din sa written works, sakop niya po yung dalawang week from September 20 to September 25. So, dalawang modules po uli yung sakop. Pero meron pong mga lessons, sabi ko nga sa inyo, iba-iba po yung number of lessons na itatake nila, depende po sa subject. Ito lang po ay example. So, 3 and 4, halimbawa, so 16 activities ulit. So, ang sakop po nito, dalawang week. Kaya kung mapapansin nyo, every 2 weeks, no? Every second week of 2 modules, 2 succeeding or 3 succeeding modules, no? Yung ikalawa palagi, dun po nagkakaroon ng written works, no? And performance tasks. So, naka-block na po yan. Tandaan nyo na po kung gusto nyo, screenshot nyo po yung mga dates na to. Ito lang po yung mga dates kung saan nagbibigay ang teacher ng written works at performance tasks. So, ayan. Nakita nyo, dalawa-dalawa ang sakop. Dalawang linggo ng dalawang linggo. Kaya sana po, nakita natin dun kanina sa class program, once a week lang nila mamimit yung mga teacher nila on that subject, ano, for that subject. Kaya sana, wag po natin pa-absinent ang bata. Wag po natin silang pa-absinent kasi malaki po ang mawawala sa kanila kasi, limbawa, umabsent sila ng Tuesday. Hindi na po nila mababalikan yung lesson na yun unless magsiself, ano po kayo, study. No, kasi umabsent po kayo ng Tuesday, yung nag-lesson na si teacher ng Tuesday. Sa ibang section na po magtuturo si teacher. And the next day, iba naman po yung subject nyo. Kaya dapat talagang huwag pa a-absentin ang bata. So, tandaan nyo na po itong mga dates na to. Ito po yung magiging schedule ng kanilang written works at performance tasks. So, hanggang week 8, no, hanggang November 6. Eh, ma'am, ano naman itong week 9? So, ito po. November 8 to 13, extra week to work on unfinished or unsubmitted performance task. Hindi po written work, ho. Performance task.
Ayan. So, yung mga hindi po natapos, pero sana wag na po natin itong paabutin kasi po itong date na to, ito po yung gawaan na ng mga grades ng teachers. Baka po kung kailang nakagawa na kami ng grades, na finalize na po yung grade nila for the first quarter, yung first grading po, tsaka lang po kayo magkakram, ibig sabihin magmamadali. No, kasi nakita niyo yung card ng anak niyo, walang grade ng first grading. Bakit po? Kasi wala silang performance task. Yun lang, itong dalawa lang po na to ang pagbabasihan ng teachers sa kanilang grade. Kaya apat po yung apat na performance task at apat na written works po dapat ang magawa ng bata sa loob ng isang quarter. So, sana po naintindihan po natin to, ho. Apat. Kapag tatlo lang, ay for sure, baka mababa ang grade ng anak nyo. Or, halimbawa, yung PT, hindi siya nakapag-submit ng PT number 2, hindi po makukumpleto yung grade niya. No, kaya sana wag na po natin to paabutin. Na, hayaan mo na, may November 8 to 30 naman, dyan na lang tayo gumawa ng mga PT mo. Matatambakan po ang bata, kawawa naman po. At kayo rin po, mawawala po yung sense ng ating academic ease. So kung susundin po natin ito, so hindi po tayo mahihirapan. At sa bigaya ng card, for sure may grade po ang anak nyo. So ito naman pong column number 7 and 8, nakalagay naman po dyan ay optional. No? Kung bibigyan po ng reinforcement or enrichment activities. Yan po. So, kung na-screenshot na po nyo yung schedule, so October 7 and 8, yan na po yung ating WW2. No? Ayan po. And then, let's go with the second academic quarter. O, second grading na po ito. So, ganun din. Magsisimula po yan ng November 15 to 20. That is for week 1. And November 22 to 27, that will be the week 2. And nandyan na po yung date, no, ng written work number 1 nila for the second grading and then the PT number 1. So just the same po. Kung mapapansin nyo po, November 22 to 27, pero ang schedule po ay November 25. So sakop. Kaya minsan po, sinabi naman po namin sa inyo na itong WW at PT, ibibigay po ito during asynchronous time. Kasi po, kung ibibigay po namin yan ng synchronous, hindi po makakapag-lesson yung subject na matatapat lagi ng Thursday and Friday. Usually po, natatapat yan Thursday and Friday. Nagle-lesson pa po kami niyan ng mga dates na yan. Kaya po, napag-usapan po namin na ang written works at PT1, ibibigay lang po yan during the asynchronous time. So, eto na po, screenshot nyo na po yung dates para po guided tayo doon sa mga dates na yan. And then, naka-note na rin po dito, November 30, no? Kaya ito, November 29 to December 4. So, yung 30 po, holiday po yan. Wala pong pasok yan. Kahit sakop po niya yan. And December 8, yan lang po yung holiday. Okay, next po. So, ito naman po yung sa third quarter. So, just the same, the third quarter will start on February 7 hanggang April 8. Pero sabi ko nga, huwag nyo nang paabutin tong dates na to. And then, meron tayong note din, February 25. So, sa February, isa lang po yung ating walang pasok, no? Yung February 25, ito yung sa ano eh, sa EDSA. So, markahan nyo na po itong mga dates na to para sa third quarter. Hindi po mababago yan. Naka-block na po yung schedule na yan. Okay, next po. And this is for the fourth quarter. No, from April 11 to June 24. So, eto rin po yan. Eto yung mga dates to remember. No? And then, ito po yung mga walang pasok, no, from April 14 to 15, so 2 days. And then May 2 and May 6. Oh, May 2 to 6, eh, ano yan eh, hindi naman kama.
No, hyphen. Ibig sabihin, from May 2 hanggang May 6, election activities po yan. And then May 9, election day. And then June 12, holiday po yan. So, siguro po, nakita nyo na yung mga dates to remember natin. Ito po pinaka-importante dyan. And then, ito naman pong mga dates na to, itong sa week na yan, nakikita nyo naman po yan sa weekly home learning plan na ibibigay po ng mga advisor. Okay po. So, the dates, classes in a week are in combination of synchronous and asynchronous classes from Monday to Saturday. So, schools have the discretion in identifying which days are for synchronous and asynchronous. So, yan na po yung nandun sa ano, nasa class program. And then, Saturday, syempre, asynchronous po yan. Now, with limited or no contact to the teachers. Pag sinabi naman nating limited, pwede naman nyo pa rin kontakin si teacher. Na, pero wag naman po from morning till afternoon or till evening pa. No? Or no contact talaga sa teachers. Pero kung talagang hindi may iwasan, pwede po. Okay, now let us proceed to written works. Yung katatapos lang, ayan, maraming nagulat. Bakit ganito yung written works ng mga ng anak ko? Hindi ko maintindihan kung anong sagot. Di ba po, medyo nahirapan tayo doon? Okay, so, written work. Summative assessment which is graded is divided into written test and performance test. So, dalawa po yung pagbabasihan natin. Ha? So, apat na written test and apat na performance test in every quarter. So, kapag tatlo lang yun na isubmit niyang written test or tatlo yung performance test, i-expect nyo na po na mababa ang grade ng anak nyo. Bakit? Kasi kulang. Kasi laging divided by 4 po yun. Halimbawa, ang score niya, 9, tapos another 9, tapos another 9. So, 27. Eh, dapat 40. Diba? 40 dapat yung over. Yung i-divide natin yan sa 4 kasi. So, mababa talaga ang kalalabasan. Kaya, let us be sure, no? Na talagang nakapag-exam o nakapag-written test ang anak nyo at nakapagpasa ng kanilang mga written, kanilang performance task. So, paano po yung items? Kung mapapansin nyo, last school year, minsan ang test nila 1 to 10, 1 to 20, 1 to 15. Ngayon po, hindi. Hanggang 10 items lang po. Hanggang 10 items lang. Kaya kung napansin nyo, lahat ng subject nila 1 to 10 lang. Lahat multiple choice. Hindi na po kami nagbibigay ng mga true or false o kaya yung give the answer. Talagang lahat po yung multiple choice ABCD. So 1 to 10 lang po. Okay, so may schedule po tayo ng written test. Hindi po ito mababago. No? So 2 days po yan. Laging 2 days. Laging bumabagsak na Thursday and Friday. So, for the first test, for the first day, ang test po nila is English, Filipino, Math, MAPE. Lagi pong itong apat na to ang kanilang test ng unang araw, Thursday. At pagdating po ng second day, Friday, ito po ang kanilang test. No? Science, EPP, AP, EPP, and ESP. So, screenshot nyo na po yan. Para pag nagbigay si teacher ng first day, binigay na kaagad yung science, magreklamo po kayo. Hindi po yan ang test namin, teacher. Dapat po ito. Baka po nakalimutan lang ni teacher na ibigay na maaga. Na pero, hindi po talaga pwede kasi susunod po tayo dun sa dalawang schedule. Okay, all subject areas shall have written test or works every after. Ito po yung sinasabi ko, every after second week. No? So, week 2, week 4, week 6, and week 8. So, ito po yung laging babagsakan ng schedule ng ating written test. Now, week 2, week 4, week 6, and week 8. Okay, all subject areas shall have 4 written. Oh, yeah, 4. Sinabi ko na po yan kanina. Okay, next po. Oh, ito na po yung scoring. No, medyo nalito kayo doon. Alam ko, habang nagsasagot na mga bata, katabi kayo, nahihirapan din kayong pumili, no? Bakit po? Kasi, each response in every test item has a corresponding score. Ibig sabihin, may score po lahat ng sagot. Ibig sabihin po, lahat ng sagot nila, tama. No? Lahat ng nasa ABCD, tama po yan. Kaya lang, depende nila kung ano yung mapipili ng bata na pinaka, tama. So, ito yun.
So, responses are classified according to structure observed learning outcome. Ito po yung SOLO, tawag namin. So, merong rational, multistructural, and unistructural. So, pag sinabi nating, oh, dito tayo sa simula, unistructural, uni means one. Ibig sabihin, one point yung sagot na yon pag ito napili nila. Yung multi-structural, multi means two. So, two points po yun. And then, rational, three points po yan, yung equivalent niyan. Yan, o, corresponding score for each response is indicated in the key to correction. No? Halimbawa, oh, hindi ko papakita yung subject. Yan. So, ito po yung key to correction ng isang test. Halimbawa, question number one, item number one. Diba, ang choices po, A, B, C, D. So, ito po yung katumbas nung mga sagot dun sa letter A, sa letter B, letter C, letter D. So, yung letter A, 1. Yung letter B, 2 points. Yung letter C, 1 point. Yung letter D, 3 points. Kaya kung ano po yung mapili ng anak nyo na tamang sagot dyan, lahat naman tama eh. Halimbawa, ay, parang ito yung sagot. Kasi ito yung natatandaan kung sinabi ni teacher. Letter C. So, one point lang po yun kasi unistructural lang yung napili niya. At least may score. No, hindi siya zero. Hindi siya mali. Kasi nga lahat ng choices ay tama. Dito, alam ko dito nalito yung mga magulang. So, ayan, another thing. A, B, C, D. O, uni, relational, multistructural. So, pero kung nakachamba ang anak nyo, no? Letter C na pili, ay, 3 points pala yun. Kasi yun ang pinakatamang sagot. Kasi nga, merong tama, tama, mas tama, pinakatama. No, nasagot. Okay, paano natin siya i-scorean? Ganito po yun. No, scoring of the written test using the SOLO framework. All points are added to identify the total score. No, responses suggest degrees of correctness. Ito po yung sinasabi ko, degrees of correctness kung ito ba ay tama, tama, mas tama, pinakatama. Okay, halimbawa, example. Question number one. Ang sagot niya, letter B. No, letter B ang napili niyang sagot. Sabi niya, ay, mas tama to. So, ano po yung score ng letter B? 2. So, may 2 points na kaagad siya dun sa question number 1. No? And then, halimbawa, next, question number 2. Ang pinili niya sagot, letter A. Ay, ito yung tamang sagot. No, naisip ko, ito talaga. So, pero, ang points pala niya, 1 point lang. So, just the same with the next question, number 3. Napili niya letter C. No? Tama ba ako? Letter C? Ah, mali pala to na 3 points ang nailagay ko dito na nahilo na si teacher. O, basta halimbawa, napili niya, yan, 3 points. And then, number 4, napili niya letter D. Ah, 1 point lang. O, number 5. So, kung ano po yung score nakatapat nung napili niya, based dun sa key to correction, lahat po kasi ng test ng bawat subject, may key to correction po yan. So, pag inad po ito, lahat ng points niya, kahit na 1 to 10 lang po yung item ng test, naka 20 points na po siya. Na, pero kung napili niya palagi, no, palagi niyang napili, ay yung pinakatamang sagot, no, yung lahat relational, yan. Ilan po lahat ng items? Ilan po lahat ng total score? 30. So kahit po yan ay 10 points lang, ang equivalent score po ng lahat-lahat ay 30 points. Pero hindi po, wala pong makakasiro. Halimbawa, may bata talaga na hindi natin inaasahan, medyo mahina yung pick up, no? Or kulang sa guidance. Lagi niya napipili, 1, 1, 1, 1, 1, 1. So may 10 points siya. Hindi siya 0. Diba po? So, ito po yung tinatawag nating scoring, no, using the SOLO framework. Okay, another thing. So, paano po natin i-interpret yun? Bakit 1? Pag sinabi po kasing 1, unistructural, ibig sabihin, ang bata, isa lang yung idea na nakuha dun sa lesson, no? Pag sinabi nating multistructural naman, ibig sabihin, several ideas na, ibig sabihin, dalawa na yung alam niya. No, doon sa lesson na yon, doon sa concept na yon. And then, pag sinabi natin relational, several ideas, tapos
Nalilink pa niya, napapagsama-sama niya. Kaya kung napansin niyo yung mga test, di ba? Yung bawat choices, tama. Tapos yung ibang choices naman, nandun lahat yung hinahanap dun sa tanong. So kung napansin niyo lang po, kung sinabayan niyo po yung anak niyo sa pagbabasa ng test questions. Na merong mga sagot na nandun na lahat. So ibig sabihin, relational siya. Na? Okay. So ito po yung isa pang explanation dyan. Kapag ang sagot ng bata ay nag-fall lang sa multi at saka unistructural, ibig sabihin, mababaw lang yung medyo naintindihan niya doon sa lesson. So dapat i-guide talaga natin yung bata. Paano natin palalalimin yung konsepto na nakuha niya doon sa lesson ni teacher. So, kapag ang lahat ng bata, ang lahat ng sagot niya ay nakuha niya 3 points, ibig sabihin, malalim yung pagkakaintindi niya dun sa paliwanag ni teacher dun sa kanilang lesson. So, sana na ipapaliwanag ko sa inyo ng maayos, ano? Pag sinabing surface, mababaw lang. Halimbawa, anong kulay ang nasa larawan? O, sabi, asul, yun lang. Wala nang ibang sagot. Pwede nyo namang habaan yun eh. Pwede maging multi-structural. No, isa lang yung sagot. Oh, 1 plus 1. Alam niya yung paano mag-add 1 plus 1. Kaya lang ang sagot niya 2. Ah, ang sagot niya 1 din. No, so, unistructural yun. Kasi alam niya yung konsepto. Kaya lang mababaw. No, pero hindi niya makuha yung tamang sagot. No? Kaya nga yung sinabi ko kanina dito, oh. Isa lang. Diba? Okay, next po. Sige, wag mo na magtanong. So, yun sa performance task naman po. How are we going to grade the performance task? So, performance tasks are integrative. Pag sinabi natin integrative, pinagsasama-sama po natin yung mga subjects. No? Several subjects are integrated to lessen the number of performance tasks of learners. Hindi na po katulad dati na walo yung subject, walo yung performance task na gagawin. Ngayon po, hindi. Dalawa na lang. May group A, may group B. Paano po yan i-group? Integration is done by medium of instruction. So, pag sinabi natin medium of instruction, kung ano po yung ginagamit na lengguwahe sa pagtuturo ng subject na yun, sila po yung sama-sama. No? At kung ano naman po yung lengguwahe na ginagamit dun sa isa, kamukha nito, subject that use English, magkakasama po sila. Tapos yun namang subject na magkakasama ang ginagamit ay mother tongue o yung Filipino, magkakasama po sila. So, ito po yung group A and B. Now, sa group A and B, Filipino, AP, ESP, MAPE, EPP. Sila po kasi mga Tagalog po ang ginagamit na paraan ng pagtuturo dito. Sa group B naman po, English, Math, Science, MAPE. No? English naman po yung medium o yung ginagamit na salita sa pagtuturo ng mga subjects na to. Eh ma'am, bakit may MAPE dito? May MAPE din dito. Kasi po yung Music Arts PE, no? Ang ginagamit po diyan Tagalog. No, yung health dito sa MAPE, ito health, ang instruction po na ginagamit mo diyan sa pagtuturo ay English naman. So pwede rin po. So ito pong dalawa, pwedeng pumunta sa group A, pwedeng pumunta sa group B. Halimbawa, yung MAPE Arts. Kahit Tagalog siya, kaya lang yung pinagagawa dito sa group B, kailangan niyang gumuhit or mag-draw. No? Gumuhit, draw, halimbawa, draw the following animals, o diba, arts na po yun. Parang depende po dun sa instruction na ibibigay dun sa performance task. So, papakita ko po sa inyo kung ano-ano po yun namaya. Okay, so performance task may be scheduled right after written work, no, or within the 2-week instructional time to avoid burden or pressure on the learners. So, yung performance task po, hindi po yan laging ibinibigay ng Sabado. Pwede po yung ibigay ahead of time. Kaya nga po merong weekly home learning plan. Nakikita na po ni teacher kung ano yung ile-lesson niya for the week, no? So, na-visualize na niya kung ano yung performance task na ipagagawa nila. So, pwede po yan ibigay ahead of the date.
Kung naka-schedule siya ng Saturday, pwede pong ibigay na yan kaagad ng Monday, ng Tuesday, ng Wednesday, or Thursday. Or Wednesday, no. Thursday and Friday. So, it is important that teachers plan the timelines for the submission of performance tasks to give ample time for the learners to accomplish and submit. So, kung mapapansin nyo, yung ating performance task na sinesend sa inyo, meron pong dates yun. No? Ito, papakita ko sa inyo. But after this, teachers are encouraged to stick with the suggested dates of submission indicated in the table whenever is possible. So, ito po yan. Diba yung performance task na sinend ni teacher, may ganito po, bawa grade level. Ayan, nakalagay grade 4, first quarter. To be, date to be given or communicated to the learners. No, nandyan po yung date, diba binigay po natin dyan is, week 1 po ito, week 2, ito po yung sakop eh, kasi week 2. So, September 25 is Saturday, diba? Pero yung iba, hindi naman po naibigay ng Saturday, binigay na po yun ahead. So, okay lang po yun. Ang titignan nyo pong palagi, yung date to be submitted. No, hindi naman pagkabigay ngayon, bigay, submit nyo kaagad kinabukasan or submit nyo kaagad the day, that day din. So, meron po kayo, binibigyan po kayo ng 5 days. Pero, to tell you, their parents and guardians, hindi po laging 5 days ang interval. Depende po yan dun sa gumawa po ng performance task dun sa group of subjects. Halimbawa, kaya naman itong gawin ng 3 days, gaya naman itong gawin ng 2 days. So, instead of October 1, pwedeng maging September 27. Kasi 25 ibinigay eh. So, 2 days naman, kayang tapusin yan. So, tignan nyo po lagi dito. Kaya, hindi nyo na po kailangan magtanong, no? Sa mga subject teacher, ma'am, kailan po isasubmit? Tignan nyo po yung nandito sa date to be submitted. No? Basa-basa rin po pag may time. Kasi alam ko, ibinibigay naman po ito sa inyo ng mga teachers. So sabi ko nga uli, hindi po laging sa 5 days yan. No? Depende po yan dun sa bigat nung ipagagawa ng mga subject teachers. Pero usually, hanggang 3 days nga lang, minsan nga 2 days lang. Kaya lang ito medyo hinabaan ko lang. Okay, so ano pa yung makikita natin sa performance task? Alam ko, minsan pinipicture na teacher, sinesend sa inyo. Yung learning areas po, yung mga pinagsama-samang subject na kasama dun sa performance task na yun. No, yung integrative assessment natin. So sila po yung magkakasama. Ito yung mga objective nila. Okay, next one. Oh, ito uli. Pero tignan nyo po, performance task, ito po yung pagbabasihan ng teacher sa paggawa ng performance task. Nasa performance standard. So, nandyan din po yan sa ibinibigay sa inyo, sinesend sa inyo. Kaya sana, basahin po nyo mabuti. At, ito po. Ma'am, paano po gagawin dun sa performance task? Hindi po namin alam. Tignan nyo po yung nakalagay dun sa overview of the assessment activity. No? Pag sinabing overview, parang ito na po yung kailangan gawin. Ito po yung mga susundin nyo, no? Kung ano yung gagawin dun sa performance task. Halimbawa, ang mga mag-aaral ay inaasahan, no? Makagawa ng isang accordion book. No, 'di ba gumawa ng accordion book na nagsasaad ng kanilang mga aralin, no, sa unang linggo, unang markahan, no, ayan. So lahat po 'yan. So pakibasa po 'yung nasa overview of assessment. Na para po hindi na po tayo, ma'am, ano po 'yung gagawin doon sa performance task nila? Andito po lahat, napaka-simple po para basahin po. No? So, ito na po yun. Isa pa pong tignan nyo, yung part ng assessment activity. Hinati-hati ko lang po ito ho, para makita natin mabuti. So, usually, makikita nyo doon yung grasps. Yan, yung GR. May A dito eh. Ito na yung A, yan. PS, ayan. So, ito na po yung parang, ano, ito na po yung parang finished product na mangyayari o gagawin ng inyong mga anak. No? So, kung mapapansin natin, so dun sa grasp,
Doon sa kasunod na assessment activity, makikita nyo na yun yung mga bawat subject na pinagsama-sama. Halimbawa, doon sa letter B. Unang pahina, ito cover page lang. Tungkol saan subject ba'y pinagsama-sama natin? Filipino, AP, EPP, ESP, MAPE. So, ito po yung dapat na magawa ng bata sa Filipino. No, ito po, tatandaan natin yan. Kaya titignan natin mabuti. Hindi common integrative, Filipino lang gagawin nyo. Meron pa pong ibang subject. So, sa AP naman, ito daw po ang gagawin nila sa AP. Yan. Sa susunod na pahina, ESP naman daw. Ito yung gagawin nila sa ESP. Doon sa MAPE, ito naman po ang gagawin nila sa MAPE. Sa EPP, ito naman po ang gagawin nila sa EPP. So, bawat subject po, merong gagawin. No? Pero, saan yun? Ano yung magiging pinaka-output? Accordion book. O, nakita ko, ang dami nakasunod dito. No? Ang dami nakasunod dyan. So, nandun din po yung mode of submission. Nakalagay din po dun. Kaya, hindi na po kailangan magtanong kay teacher. Teacher, saan po isasubmit? Teacher, saan po ipapasa? Pwede rin po kayo magtanong dun sa, di ba, bawat subject po may GC. Kung talagang hindi nyo po naintindihan kung saan isasubmit, pwede nyo pong i-message si teacher dun sa subject GC. Para po kapag nagbigay ng instruction si teacher dun sa subject GC, lahat po mababasa. Na huwag po sin lang. Dapat basahin at intindihin. Now, paano siya i-score? Doon sa WW, doon sa written works, may paraan ng pag-check. Dito rin po sa performance task, meron din pong paraan ng pag-check. Paano po yun? So, kung meron pinagawa si Filipino, meron din siyang sarili niyang paraan ng pag-check. No, nakita niyo po dito. Kaya titignan niyo mabuti. Halimbawa, nakagawa na kayo ng accordion. Tapos niyo na yung accordion. No, tapos na. Ay, ang ganda ng gawa ko, no? Siguro perfect na yung score ko. Perfect na ako kasi ang ganda-ganda ng gawa ko. Kaya lang, ang ganda-ganda nga ng gawa niyo, baka ang score niyo, 4 lang. Bakit? Kasi hindi niyo naibigay yung gustong palabasin ng teacher sa Filipino. Ano yon? Makakakuha kayo ng 5 points or perfect score kung nakabuo ng 5 pangungusap. Ang ganda-ganda nga ng gawa niyo pero 4 na pangungusap lang pala. So ano lang ang score ng anak niyo? 4 lang. Di ba po? O ang ganda-ganda nga ng gawa pero anong ilang pangungusap lang? 3 lang. So 3 points lang siya. Kaya dapat lagi yung titignan dun sa rubrics, nasa bandang ibaba po yun ng ating performance task na minsan nakakaligtaan ng mga magulang na tignan. Ito po yung magiging basehan, kaya nga po ayan yung criteria. No, kung paano namin i-assess yung o i-judge yung gawa ng inyong mga anak. No, so sa Filipino lang po yan. So sa AP naman, 5-4-3-2-1 din po yan. No? Ang ganda ng gawa mo, naibigay mo lahat yung elemento. No? Ay, naibigay mo yung mga drawing, no? Yung mga guhit. Pero, 3 lang. So, ano lang yung score mo? 4 lang. So, kaya dapat, tignan po natin yung mga nasa rubrics. Doon po tayo tumingin sa tapat ng number 5 kung gusto po nating maging mataas ang score ng ating mga anak. Yan, AP, ESP, yan, nandito rin. Ang hinihingi, 5 sitwasyon na ibigay nyo ay 3 lang. So, mababa. 5-4-3 lang ang score niya. So, ganun din po sa MAPE. No, makabuo ng 5 rhythmic pattern. No, eh, ang ibinigay, 3 lang. So, kulang yung rubrics. Dapat 5 rhythmic pattern. Ganun din sa EPP. Kapag kulang ibinigay nyo, 3 lang, 3 points lang siya. So, yan po yung paraan ng pag-check ng ating performance task. Wala po yan sa ganda, pero hindi ko naman sinabing huwag yung gandahan. Siyempre, aayusin natin lahat ng performance task ng bata. Pero dapat susunod tayo sa rubrics o kung yung paraan kung paano namin i-judge or i-iskuran ang gawa ng inyong mga anak. And, yun lang po. Salamat po sa inyong pakikinig. Yan, stop sharing na po ako. Okay po, tapos na po ako, Ma'am Marianne. Ayan, thank you.
Thank you so much, ma'am. So academic aid involves the implementation of measures aimed at helping teachers and students adjust better to new modes of learning amid COVID-19 pandemic. So, maayos po na explain ni Ma'am Daisy yung synchronous at asynchronous session natin, at na-discuss din po yung gamit ng weekly home learning plan at saka yung grading system natin, tapos yung scoring sa written test. So now let's proceed to our question and answer portion. So kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-raise ng hand para po i-acknowledge po namin kayo sa inyong question. Narito po yung ating mga master teacher para sagutin po ang inyong mga katanungan tungkol po sa ating napag-usapan ngayon. So if you have question, pwede po kayong mag-type sa chat box or unmute yourself po. Do you have any question po ba? Huwag mahihiyang magtanong. Tanong lang po. Yes po, Ma'am Rosette Kalimlim. So you can unmute yourself po if you have a question. Good afternoon po, Ma'am Mary Ann. Good afternoon. Tanong lang po kasi nabanggit po dun sa performance task. Kasi po, yung iba po, nakapagsasubmit po, tapos after po makapagsubmit, may sinesend po ang teacher yung mga lista na nakapagsubmit na, tapos yung iba po, yung nakapagsubmit po, nagiging missing po. Kaya hindi po maiwasan magtanong ng mga bata, Ma'am, ako po, nakapagsubmit na po ako ng performance task. Pero yung name po nila, wala po doon sa list. Yun lang po. Po, Ma'am Daisy, may masasabi ko po ba dito? Or sagutin ko na? Sige, sagutin mo. Okay, po, ganito po kasi yun, Mami. Para sa akin naman po sa case ko na ganyan. So, bali po, maybe ha, na-late po si bata mag-send ng task na yon, tapos na-check na ni teacher before magpasa ang bata. Na-list na ni teacher kung sino-sino po yung mga na nagpasa. Tapos yung list na meron siya, i-present niya doon sa GC, hindi napasama ang list ng ang batang nagpasa na late. Ganun po ba? Ganito yan, ma'am. O, sige, dagdagan ko yung explanation. Huwag po kayong mag-alala kung hindi niyo po nakita yung pangalan ng inyong anak. No, kasi nga, di ba, may dates tayo. Kami po, lagi po kaming tinitignan namin yung updates kung sino-sino na po yung nakakapag-submit. No? Yun nga, sabi ni Ma'am Mary Ann, na timingan na nung kumuha kami ng mga pangalan, wala pa siya. Hindi pa siya nakasubmit, kaya hindi siya nakasama dun sa listing. Pero don't worry po, makukuha po yan, mayroon pong score yan, basta ang mahalaga nakapag-submit ang bata. Yan po yun, ma'am. Okay po, salamat po sa tugon ng pagsagot. Ayan, thank you din po. So, sana po naging clear po sa inyo. Next po, may question ka po ba? Nasa chat po. Nasa chat po. Good day po. Ask ko lang po, pag naka-indicate na return sa class Google Classroom, ibig sabihin po ba nun ulitin at mali po ba ang nagawa? Hindi po. Ibig sabihin po na i-record na po iyon ni teacher. Kapag na-turn in. Kapag ibinalik po na po ni teacher sa bata, ibig sabihin po na record na po iyon. More questions? Dadag, ma'am, unless po kung may comment si teacher na mali po yung nagawa, may... Yeah. Add comment po kasi si teacher doon sa gilid ng Google Classroom pag nag-turn back o turn in si teacher ulit doon sa gawa ng bata. Kung may mali po siya, may note po si teacher. Pero pag wala po namang note si teacher, ibig pong sabihin okay po siya. So tingnan niyo na lang po yung comment ni teacher. Kung meron po, pwede niyo po kayong magpasa ulit, mag-turn in po para ma-recheck po ni teacher. Thank you.
ba yung mood po nila? So, anong subject po ba ito? Ang tinatanong niyo po, Ma'am Lia? Anong module po ba ito? Ah, sige, Marian, ako sasagot. Doon po sa number of modules, di ba pinakita ko po sa inyo kanina yung schedule per quarter? Sinabi ko po sa inyo, ang number of modules po na ituturo ni teacher per week, depende po sa subject. Kasi meron pong subjects na maraming modules. For example, yung Filipino, ang dami pong modules nun. No, hinahati-hati po yung basta mahati siya within 8 weeks. Patulad naman po sa namin sa science, 4 modules lang. Pero yung 4 modules na yon sakop na po yung buong first quarter. So, depende po sa number of modules na allotted for that week po. Kasi ang modules po ngayon, hindi po yan galing sa division office. Ang ginagamit po naming modules ngayon ay galing ng central office. Ibig sabihin, DepEd po mismo ang nagbigay sa amin ng ile-lesson sa mga bata. Eh, hindi po pare-pareho yung dami. Yan po. Depende po sa subject. Next po, upon observation po, yung ibang bata hindi sila sa classwork mismo nagsasubmit, kaya po siguro hindi nare-record. So, di ba po, meron kasi po kaming bata na ano lang sila, messenger classroom at wala sila sa Google Classroom. Pero chine-check din po yan ng guro. Meron din po kasi yung ibang teacher, meron po silang, for example, group, FB group po sa kanilang subject kung saan nila ipapasa ang kanilang work para mabilis po na matrack ni teacher ang kanilang mga performance or mga tasks na pinapasa. Meron din naman po sa messenger, wag po kayong mag-alala na babalikan po yun ni teacher, binabackread nila po yun para ma-record ang gawa ng bata. Next po, good day po ma'am. Pwede po ba na kapag may trabaho or may business ang nanay ay gawin nila gawin nila ng anak nila ang dapat naggawain sa asynchronous ng Wednesday or Saturday? Ma'am Daisy? Pwede po yun. Nasa inyo nga po yung kanina, di ba sinabi ko nga po sa inyo yon na kung hindi nyo magagawa, meron naman po mga araw for that. Yung Wednesday nga, kaya no-contact kami sa bata. So, pwede niyong gamitin yun, pero in your own po yun, in your own choice. Kasi hindi po namin sila nare-require talagang gumawa ng Wednesday. Na Saturday lang. Pero kung yun lang po yung time nyo para makagawa kayo, okay lang po yun. As long na makakagawa ang bata. Pero hindi po namin kayo nare-require na gumawa ng Wednesday po. Kung saan po kayo makakaluwag? Okay, next po. Nasaan na po ba? Ma'am, di po ba yung mga PT ay pinipicturan na po at isinesend na po sa teacher? Kailangan pa rin po ba ipasa sa teacher yung mga papel? Tanong lang po. Hindi na po, kapag napicturan nyo na po yung kanilang output at naipasa na sa Messenger Classroom or sa Google Classroom, okay na po yun. No need na po ipasa sa school yung mismong kanilang ginawa. Sana po lahat ng teacher by subject naglalagay po ng due date ng mga asynchronous works ng bata. Okay, so, mamerian ako. Sige, actually po, dapat po talaga, na di ba asynchronous time nga po yan gagawin. So, ibig sabihin, dun sa class program po na yan, kung hindi man yan natapos, during the time of asynchronous, dun sa yung mga dapat nilang gawin, meron po tayong nakalagay dun na 1 to 4. No? So, pwede niyo po yung gawin, pwede niyo po yung ipasa within that day or within that date. Kaya lang nga, sabi nga nung nanay kanina, no, merong ibang parents na talagang hindi nila naasikaso, hindi nila kaya yung hanggang alas 4, hanggang alas 5, the next day pa. Okay lang naman po yun, as long na makakagawa po ang bata. Pero, supposedly, dapat ma-submit po yan that day kasi yung pong asynchronous time, intended po yan talaga dun sa kanilang paggawa ng activity na yun. Diba sabi ko nga po, 1 to 5 lang naman po yun. Siguro kaya na po ng batang gawin yun. At kung hindi man magawa, sabi ni nanay, o sige anak, mamaya na yan. Sana po, hanggang alas 5,
No, ng hapon, no? 4 to 5. Kaya po, kasi nandun nga po sa class, past program nga po natin yun, di ba? Na pwedeng ipasa, pwedeng gawin ng ganong oras. Yan po. Yun na po ang pinaka due date. Kasi minsan, pag naglagay po kami ng due date at hindi na ipasa ng bata, minsan ang mga magulang nagre-reklamo, ma'am, ba't ayaw nang tanggapin yung gawa ng anak ko kasi nga may due date? No? Pero, kahit po, sa Google Classroom po talagang nakalagay po doon yung due date eh. Pero minsan, with consideration na rin po sa mga working parents, hindi na po naglalagay ng due date ang mga teachers. No, basta makapag-submit po sila. Kaya nga po tayo may academic ease na tinatawag. Puro pag-uro na po sa parents and sa bata. So, huwag po kayong mag-alala kapag done late po ang inyong mga task na naipasa, accepted pa rin po yan ni teacher. Nakikita po nila yon. Huwag po kayong ma-stress kung nakita niyo pong done late. So, para din po sa mga nakikinig po sa ating FB Live, pwede po kayong mag-comment ng inyong mga tanong dyan sa comment box. Meron po tayong mga teachers para tingnan ang mga questions ninyo. Mag-type lang po kayo ng inyong tanong. Next question po is, hi ma'am, about sa PT po, kung pwede po sana bawat subject, pwede po bang mag-zoom para mapaliwanag ninyo ang gagawin sa PT, lalo na po yung sa English, kasi po hindi po naiintindihan nung iba. Salamat. Okay. Pwede naman pong mag-zoom. Kaya lang po, hindi po lahat ay may kakayahan na umattend sa Zoom. Kaya ang ginagawa po ni teacher, sa messenger po talaga nila sinesend yung kanilang paliwanag. At sinabi ko nga po kanina, di ba, inisa-isa ko po yung parts ng performance task. Kung ano po yung mga bibigyan nyo ng tuon, ibig sabihin yung bibigyan nyo ng emphasis. No? Kung, kasi naka-indicate po mismo dun sa performance task kung ano yung mga dapat nilang gawin. Nandun po sa overview, nasa assessment activity, at doon sa expected output. At kapag hindi pa rin niyo po naintindihan, pwede niyo pong i-message si subject teacher. At ipapaliwanag po sa inyo yon. Wala pong problema tayo doon. Welcome po lahat ng tanong sa mga subject teachers. Opo. Wag may yang magtanong. Okay po. Next. Okay. So, sabi po dito, actually, kaya po tayo mayroong Google Classroom kahit nasa Messenger class po kayo, kasi po sa Google Classroom, mas maganda po at mas organized po doon. Kapag naglagay po si teacher ng classwork, makikita niya kung saan po yung pinasa ng bata kaagad na performance task. Okay, additional po, mga mami, ang ating anak po sa grade 4 ay may EPP na. Sa EPP, ang kabahagi doon, isang component, ang ICT. O, kaya kailangan po na namin silang turuan, maging mahusay, paggamit po ng mga IT, yung mga ICT, alimbawa, marunong na sila dapat mag-Google, marunong silang mag-upload. Yung basics po ng computer ay bahagi po yan ng EPP. Kaya hanggat maaga po ay naka-orient na po sa kanila ang gamit ng Google Classroom. Bahagi po yan ng kanilang curriculum yung IT. Ayan. Ma'am. Mamerian yung Maria Kaini. Maria Kaini. Good afternoon po. Pwede pa po bang magpasa po hanggang Friday ng PT po ng bata po? Salamat po. Yes po. Pwede po. Pwede po. Hanggat hindi natatapos ang paggawa ng grade ng first grading. Pero pinaliwanag ko po kanina yan. Sana wag na po natin paabutin ng magbibigayan na ng card at saka lang magpapasa ng mga PT. Huwag na po sana nating paabot doon kasi mas matatampakan po ang mga bata. At kayo rin po. Pero pwede pa rin mag-submit hanggang Friday po. Wala pong problema. Next po. Okay, so pwede pa po kayong mag-submit hanggang Friday. Pero next time po sana, sundin po natin yung schedule para po hindi tayo natatambakan ng gawain. Next is, hi ma'am,
about sa recitation naman po, gaya po nung apo ko, kahit lang niya pong sagot, nahiya po siyang sumagot sa recitation. Ay, bakit po siya nahihiya? Dapat hindi po mahiya. Kasi naman po nasa bahay lang naman kayo at kayo lang naman po yung magsasalita. Huwag po ngayon mag-recite para ma-acknowledge po kayo ni teacher. O kaya ilagay sa chat box. Oh. Yung chat box naman sa ano. Yes po. O kaya mag-off na lang ng camera kung nahihiyang magpakita. Off cam. Pwede po. So yeah, doon naman po sa ating Google Classroom, kagaya po sinabi sa atin ni Ma'am Wilma, so ini-encourage po namin kayo na at least i-adapt po natin yun. Di ba po may sinend po kaming video para kung paano po kayo magjo-join. So, sundan nyo lang po iyon. Sir, may question po ba tayo sa comment box sa live, sa FB Live? Sir Mark, Sir Joey? Wala po. Wala po, ma'am. Wala. Okay, wala. So, any question po? Meron pa po ba? Magtanong na ma'am, po. Wala na po. Okay, so, Ma'am Mary Ann, paki-remind sila about yung ano after this, meron pa tayo bisection. Okay, so after po ng session na ito, meron pa pong bisection po na meeting. Siguro naman po nag-announce nang yung class advisor sa inyong mga GC. So, pagkatapos po dito, mag-proceed po tayo sa ating kanya-kanyang Google Meet ng bawat section. Huwag mong kalimutang sumagot po sa form for our attendance. Okay, i-send na lang mamaya yung form sa kanila. Okay, opo. Meron pang nagtatanong, may nakataas pa ba kamay, Yolana? Reset. Ayan, nasa chat box po yung ating link para sa attendance. Let's give Vince. Yes po, may nagtataas pa ng kamay. Reset and Let's Key. May tanong po? May tanong po ba? Sige po, mag-unmute po kayo. Ano kapag tanong na po ako? Ah, okay po. Si Let's Key. Wala na po. Sige. Okay, wala na po ba? Okay, so now let's proceed to our... to give us her closing remark, may I call on Ma'am Esperanza Ferrer. Ayan, masayang buhay po sa ating lahat, sa ating mahal na napakasipag na punong guro, Ma Wilma Soriano, at syempre ang ating master in charge sa grade 4, Ma'am Daisy S. Villanueva. Ayan po. So, sa ating mga magulang, bonggang-bonggang salamat po sa pag-attend po ng ating virtual HGN Academic Year's Orientation. Alam ko po na alam po namin mga guro ng Pinagbuhatan Elementary ay hindi sapat ang salitang salamat na ibinibigay namin sa inyo dahil kayo po ang pinaka-importanting tao ngayon sa edukasyon ng ating mga anak. Sa pamamagitan ng inyong suporta at gabay sa kanilang pag-aaral, kasama kami ay mapagtatagumpayan po natin ito. Ang paaralan po natin, sampu ng mga guro, ay kasama po ninyo na aalalay sa kanilang pag-aaral. Ang ating kagawaran ng DepEd at ang SDO Pasig City po ay laging gumagawa ng paraan para masigit na mapagaan pero productive pa rin ang pag-aaral ng mga bata. Isa po dito ay ang academic is na may midweek break pa, may printed modules pa, may WW solo framework pa para siguradong ang mga bata ay makakapasa at may PT pa po na integrative para isang gawaan na lang ay marami ng subject na po ang matche-check. At meron pa pong WHLP, sa lalo-lalo na napakalaking tulong po ito sa mga working mom po dyan. Tingnan lang po ninyo ang WHLP ng mga bata na binibigay ng advisor. Ang laking tulong po inyan, lalo na po kung meron po kayong trabaho at gabi na po kayo nakaka-uwi.
Meron din pong Google Classroom. So halos lahat na po ng paraan ay naibigay na po namin. May bibigay pa hanggat maaari para lang po mapagtagumpayan po natin itong edukasyon na nasa loob po tayo ng panahon ng pandemya. Pangalawa po ay ang HT. Ang HT po ay isang mahalagang programa o bahagi ng bawat bata sa kanilang baitang. Nagle-level up po ang kanilang responsibilidad, hindi lang sa sarili kundi pati ang kanilang pagkatao na huhubog sa kanila hanggang sa pagtanda. Maraming sitwasyon o aralin na mangakma sa kanilang baita o edad na magpapatibay sa kanilang sarili, tiwala at ang kanilang pangarap na gusto maabot, ang kanilang tungkulin upang mapaunlad ang kanilang mga kasanayan bilang isang bata, anak, mag-aaral at mamamayan sa kanilang ginagalawang lipunan. Siyempre po, kailangan pa rin po nila tayo. Ang gabay ay dapat po nating ipakita, ibigay at ipadama para lalo po silang tumatag kapag nagkaganon po ay magiging kampante po tayo sa kanilang pagtanda. Hashtag magtulungan po tayo, mga guro, kaagapay ninyo para sa kinabukasan ng mga anak ninyo po. Happy HD po sa lahat. Magandang buhay. Ayan, thank you so much, Mom. So, hashtag magtulungan po tayong lahat. Kasi sa pagtutulungan, ay nakakaya po natin ito. So, dito po nagtatapos ang ating homeroom guidance orientation. Actually, hindi lang naman homeroom guidance yung ating mga napag-usapan ngayon. Marami pang iba. Hopefully, naliwanagan po ang bawat isa. So, before we end this session, may I request everyone to open their camera for our documentation. Sino nag-record? Mary Ann, i-stop recording mo bago mo i-close para yung iba. Okay, sir. Happy Teacher's Day po. Thank you po. Sige po, open po tayo ng camera. Nandiyan po si Sir Mark magka-count para po sa mag-picture. Sir Mark, count na po para mag-smile po kami. Maka-open na po kami. Sige po, ready. Sir, nag-docu pala tayo kanina habang may slides. At saka nag-talk ang bawat speaker natin. May documentation na po ba tayo doon? Meron na, ma'am. Meron na po. Marian Argentine po, dating niya para kayo si Marian Teresa Carson. Ano daw? Yes, ma'am. Ano daw kailan na yun? Pa-open po ng camera yung nagko-close. Kung gusto niyo makasama. Okay na po, sir. Open po ng camera. Children, parents, ayan. Kita po na. 1, 2, 3, 5. Okay, so maraming salamat po sa inyong oras. So now proceed po tayo sa ating kanya-kanyang section para sa next. Huwag mong kalimutan magdala po doon sa ating attendance natin. Okay, bye po. Salamat po. Salamat po tayo sa ating. Thanks po, ma'am.